Mga kabarangay, so formal lang nag-withdraw si Senator Bong Go sa pagkapangulo at pumunta na rin siya sa Comelec para i-formal na i-withdraw ang kanyang candidacy sa darating na May 2022 election. So mga kabarangay, asa palagay nyo, sino kaya ang i-endorso ni PRRD na susuportahan ng administration? O ang kanyang partido na PDP laban. Palagay nyo kaya suporta niya si Isko Moreno? Si Pacquiao kaya? Si Ping Lacson? Siguro malayong malayo naman na suportahan niya si ano, si Lenny Robredo. Diba? So, tignan natin sa mga susunod na pang mga araw, mga kabarangay dyan, kung sino talaga ang i-endorso ni Pangulong Duterte. Siguro, mas maganda para sa akin lang, ah, yung iniisip ko. Siguro, mas maganda kung mag-neutral na lang siya kaysa sumuporta pa sa iba. Kung masusuporta man, siguro, mas maganda kung si BBM Sara lang ang suportahan niya para at least kahit anuman ang mga binato kay BBM noon, at least mababawi niya, di ba? At least makabawi sa mga Marcos yung mga binato niya noon kay BBM. So tignan natin tong video na pagpunta ni Bongo sa Comelec. Pero bago ang lahat mga kapatid, kabarangay diyan, kung hindi pa kayo napag-subscribe sa George R. Vlogs, paki-subscribe naman at mag-comment na lang kayo kung anong maiko-comment nyo tungkol sa video nito, okay? Share, mag-like at saka pindutin yung notification bell para sa ganun ay manotify kayo kung mayroon akong bagong update na video or magla-live stream ako. Salamat po, God bless po ang lahat, panoorin po itong video nito. Mga kapuso, inatras na ni Senator Bongo ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Naghain siya ng withdrawal sa Comelec office kani-kanina lang, November 13, nang mag-substitute siya bilang standard bearer ng PDP laban noon kay Senator Ronald De La Rosa. Makakaasa kayo na patuloy lang akong tutulong, patuloy po akong magsiservisyo, patuloy po akong magmamalasakit sa aking kapwa Pilipino. Dahil mahal ko po ang mga kababayan ko, mahal ko po ang bansang ito. Mga minamahal kong kababayan, maraming salamat at mahal na mahal ko po kayo. Sa ano po ibig sabihin niyo doon sa tao lang ba ang nasasaktan? Ano po yung nakakasakit sa inyo? Alam niyo po, ayaw ko pong mahirapan si Pangulong Duterte. Napaka-stressful po ng kampanya. Napaka-stressful po nitong kampanyang ito. Matanda na rin po si Pangulong Duterte. Ayoko nang pahirapan pa po siya. Ayoko pong maging pabigat sa kanya. Pero unahin ko munang pasalamatan ang lahat ng supporters namin ni Pangulong Duterte. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo. Dahil ito pong pagtakbo bilang Pangulo ay hindi po ako handa. Hindi ko po ito pinaghandaan. All set na po ako bilang kandidato as Vice President. Yun po ang napaghandaan. Ito po, in a span of hours or days, lilipat ka sa isang posisyon na hindi mo pinaghandaan. Yung ibang kandidato po, pinaghandaan nila yan all throughout the years. Ako po, hindi ko po napaghandaan. Dahil wala po akong ambisyon. Wala po akong ambisyon na maging Pangulo. Napakahirap pong pasan-pasan mo. Pasan-pasan mo habang nangangampanya ka, eh nagre-resist yung pamilya mo, nagre-resist yung puso mo, nagre-resist yung isipan mo. Paano ka makakampanya ng mabuti? Kailangan po, pagkampanya, nakafocus ka po. Kaya sabi ko, marahil po ay hindi ko pa po panahon. Panginoon lang po nakakaalam kung saan ka po dadali ng iyong tadhana.
na ako po'y naniniwala dyan, Panginoon lang po. When did you reach the final decision, Senator? Nag-usap ba muna kayo ni Pangulo kagabi or kahapon? Nagkausap po kami nung isang gabi ni Pangulong Duterte. At naintindihan naman po ako ni Pangulong Duterte that I am agonizing po all throughout the days na after I filed my candidacy as president. Talagang nag-agonize po ako. Hirap na hirap po ako. Hindi po ako makakonsentrate sa pangangampanya dahil sa bigat po ng aking nararamdaman. At ayaw ko na pong pahirapan pa si Pangulong Duterte. Mas makaka-focus po kami ngayon dito to protect his legacy, yung kanyang naumpisahang pagbabago. So pakiusap ko lang po sa mga kandidato. Kami po ni Pangulong Duterte ay susuporta po dun sa kandidatong makakapagpatuloy ng mga magagandang programa ni Pangulong Duterte. Ito po mga build, malasakit centers, free education. At importante po, yung makakapagpatuloy po ng magandang COVID response na po. Huwag natin sayangin yung inumpisahan ng gobyerno towards sa economic recovery. Marami pong nagugutom. Isa lang pong pakiusap ko sa inyo, huwag nyo pong pabayaan yung mga mahihirap, yung mga helpless, yung mga hopeless na walang matakbuhan. Sir, kundi ang gobyernong ito. Sir, tulungan po ninyo sila. So, sino na po yung susuportahan ng... Wala pa po sa ngayon. Kung sino po yung susuportahan ni Pangulong Duterte, yun rin po ang aking susuportahan. Definitely hindi siya kapayo. Huwag muna nating pangalanan dahil hindi pa po namin napag-uusapan yung puntong yan. But you will definitely support VP si Mayor Sara. Antayin po natin si Pangulong Duterte. Kung sino po yung susuportahan ni Pangulong Duterte, ayaw ko po siyang pangunahan. Ikaw, sir, wala kang personal preference, sir, kung sino gusto niyo pong susuportahan? Antayin lang po natin si Pangulong Duterte. Kung sino ang kanyang susuportahan, ang mag-uusap pa po kami. Sir, yun rin po ang aking susuportahan. Sir, paano tinanggap ni Presidente yung decision? Nire-respeto niya po ako dahil... alam niyo po, pagpamilya na po ang pinag-usapan dito, naintindihan po ni Pangulong. Unang-unang taong makakaintindi pag pamilya na po ang nagre-resist, walang iba po si Pangulong Duterte. Gaya ng sinabi ko sa inyo, higit pa po sa tatay ang turing ko kay Pangulong Duterte. Kung ano po yung kanyang nararamdaman, kung nasasaktan po siya, nasasaktan rin po ako. Kung nahirapan po siya, nahirapan din po ako. Mahal ko po si Pangulong Duterte. Ayaw ko siyang pahirapan. Kaya po, sabi ko, wala po akong ambisyon. Kaya willing po akong mag-sacrifice for the sake of unity among our supporters po. O ng ating kapwa Pilipino. Nagkaroon na kayo ng pag-uusap ni Bongbong Marcos. Bongbong lang po. Sir, may kasama sa consideration ng family niya, sir, yung mga paninira sa'yo during the campaign period? Alam mo, hindi po ako nanggaling sa isang political family na matagal na nasa politika. At hindi ko po kinoconsider ang sarili ko as a politician. Alam niyo hanggang ngayon, to be honest with you, sa mga speeches ko po, sinasabi ko parate, do not call me a senator, do not consider me a senator. Gusto ko pong mas maalala ko ng tao, ang bayan, as a public servant na nagsiservisyo. Ito yung nagsiservisyo. Doon ko po gustong maalala. Dahil hindi talaga pumapasok sa mind ko, sa utak ko. Ay sana po akong senador hanggang ngayon. Sir, pa-clarify.